Pare, kapag lumingon sa akin yung waitress na yun, ibig sabihin crush ako nun. Malakas ang kumpiyansa na sabi ni Blue sa kanyang mga kaibigan habang nagkakasiyahan sila at umiinom sa resto bar na yun. Lakas ng tama mo, pre. Pugin-pugi sa sarili, ah. Banat naman ni George, ang isa sa mga kaibigan ni Blue. Lilingon ulit yan, pre. Pustahan tayo. Panghahamon pa ni Blue. Pre, ikaw naman yung lingon ng lingon sa magandang waitress na yun eh. Sabad naman ni Tim na isa din sa mga kaibigan. Ang tinutukoy nilang waitress ay walang iba kundi si Lilac. Maganda naman kasi talaga ang dalaga. Mahaba ang medyo kulot na buhok, balingkinitan ang katawan, at sabi nga nila, chicks daw. Kumbaga, girlfriend material talaga ang physical appearance ng dalaga. Si Lilac ay isang working student. Nasa second year college na siya sa kursong Bachelor of Arts in Literature, major in creative writing. Bata pa lang ay mahilig na kasi siyang magsulat ng mga kwento, nobela at kung ano-ano pa. Kaya naman itong napili niyang kurso. Galing siya sa simpleng pamumuhay. Ang tatay niya ay isang empleyado sa post office. Samantalang ang kanyang nanay naman ay simpleng may bahay. Pangatlo siya sa limang magkakapatid. Ang panganay nila ay may asawa na. Samantalang fourth year college naman sa kursong nursing ang pangalawa. Ang dalawa namang sumunod sa kanya ay pawang nasa high school. Kung kaya naman para hindi na masyadong maging pabigat sa kanilang malaking pamilya, nag-decide siya na magtrabaho habang nag-aaral upang matustusan niya ang mga pangangailangan sa kanyang pag-aaral. Sa ngayon nga ay nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang resto bar sa gabi habang ginugugol niya ang kanyang oras sa umaga para sa kanyang pag-aaral. Pre, ikaw na kasi ang lumapit sa waitress. Mukhang type mo eh. Pambubuyo pa ni Tim kay Blue. Oo nga, baka sulutin ko pa yan. Ako ang lalapit dyan. Sambit naman ni George. Nasa counter ng bar na mga sandaling yun si Lilac. Oongat palihim niyang tinitingnan ang tatlong magkakaibigan sa table na yun, sa bandang gitna ng floor. Partikular niyang sinisipat ang pinakagwapo sa tatlo, si Blue, ang lalaking nakaagaw sa pansin ni Lilac. Sa gabi-gabi niyang pagjo-duty sa resto bar ay tila ba ngayon lang siya nagkaroon ng interest sa mga customers. Tila ba may kakaiba siyang nakita sa lalaki. Si Blue Ramirez ay 26 years old na. 8 taong mas matanda kesa kay Lilac. Ngunit hindi mo naman aakalain sa tindig nito na nasa ganoong edad na siya. Gwapo, matangkad, maskulado, at talaga namang may kaakit-akit ng ngiti. Isa siyang young and wealthy architect. In demand, at unti-unting nakikilala sa industriyang ginagalawan niya. Very modern, simple, at aesthetically beautiful kasi ang mga disenyo niya. Kung kaya naman patok na patok siya sa mga young clients. Bukod pa nga dito ay pinanganak din with a silver spoon si Blue. Mula sa mayamang angka ng mga Ramirez na kilala sa mundo ng negosyo. Sige na, tatayo na ako at lalapitan ko na si Miss Beautiful. Sabi pa ni Blue sabay tungga sa alak na laman ang kanyang baso. Inubos niya yun, pampalakas ng loob. Pagkaraan na ay pinagpag niya ang kanyang mga kamay at inikot-ikot ang balikat bilang pagpapakalma at pagpapalakas ng kanyang loob. Hanggang sa humakbang siya patungo sa bar. Noon naman ay abalang-abala si Lilac na nagpupunas ng mga baso. Ngunit sa sulok ng kanyang mga mata ay alam niyang papalapit sa kanya ang gwapong lalaki. Hi! Bungad ni Blue. Yes? How may I help you? Tugon naman ni Lilac na tinigil ang pagpupunas at saka tinignan sa mukha ang lalaki. Napalunok na lamang si Blue nang magbangga ang mga mata nila ni Lilac. Natameme siya at biglang namula. Yes po? Pag-uulit ni Lilac. Ang ganda mo naman. Tanging nasambit ni Blue. I know. Salamat. May kailangan po kayo? Mataray na sabi ni Lilac. Ngunit sa totoo lang ay defense mechanism lamang ni Lilac ang pagtataray. Dahil minsan ay nakaka-encounter din talaga siya ng mga bastos na customers. Pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiwari niya kay Blue. Wala. Thank you. Nauutal na sabi ni Blue. Hindi ka lalapit dito kung wala. Sambit ng dalaga. Sorry ah.
Is it okay if palabasin natin na nag-usap tayo? Para isipin ng mga kasama ko na nakipagkilala ako sa'yo. Kahit hindi mo na ibigay yung name mo. Pabulol-bulol pa na sabi ng lalaki. Napangisi naman si Lilac at saka nito hinawakan ang name tag na nakapin sa kanyang blouse. Lilac, my name is Lilac. Ayan, nakuha mo na ang name ko. Bakit? Gusto mong palabasin na malakas ka sa mga babae, na madali mong mapapaikot at makukuha. Pagtataray pa niya. No. That's not what I meant. Sorry if I offended you. Sorry talaga. I should go back to my seat. Sorry talaga. Muling pagkakautal ni Blue. Napatawa naman si Lilac sabay hampas sa braso nito. At saka muling tumawa na halatang namemeke lang. Ayan. Okay na ba yung ganyan? Sa tingin mo, aakalain na nila na close na tayo. Napalunok naman si Blue dahil tila ba hindi naisulto ang dalaga sa mga una niyang pahayag. Hindi ka galit? Sasakyan ko na lang yung trip mo at ng mga kaibigan mo. Basta, per minute ang bayad ah. Kakausapin kita ng kahit ilang oras. Pero, babayaran mo ako. 50 pesos per minute. Deal? Paghahamon pa ni Lilac. Ha? O diba? Gusto mong palabasin na naging close mo kaagad ako. Kaya ayun, sasakyan ko yung mga hanas nyo ng mga kaibigan nyo. Basta bayaran mo ako para pwede mo na akong ipagmayabang sa kanila na nauto mo. Pasinghal pa ni Lilac. Deal or sasampaling kita ngayon para mapahiya ka sa kanila? Halosyo, grabe naman. Wala naman pala akong suisi. Sige na. 50 pesos per minute. Pagpayag ni Blue dahil wala naman siyang lusot sa binigay na options ni Lilac. Okay, our timer starts now. I am Blue. Blue Ramirez. Pagpapakilala ng lalaki. Okay, I am Lilac. Lilac Marie Valeros. Tugon naman ang dalaga sabay abot ng kamay sa binata. Natulala naman si Blue sa kinilos ni Lilac. Abutin mo ang kamay ko para makita ng mga friends mo na nakipagkilala ako sa'yo. Nakangiti sabi pa ng dalaga. Okay. Nahihiyang sambit ng binata sabay tingin sa mga kaibigan na kanina pa sila sinisipat. Kasunod ay inabot ang palad ni Lilac. Should I say, nice to meet you? Sure. Nice to meet you, Lilac. Nice to meet you too, Blue. So, Lilac, matagal ka na dito? Tanong ng lalaki. Mga 6 months? Part-time lang ako dito. Nag-aaral ako sa araw to sustain my education. Kailangan kong mag-work. How about you? Student? Working? Usisa naman ni Lilac. Mukha ba akong estudyante? Napangising tanong ni Blue. Mukha kang spoiled brat na graduating student na binayaran lang na mayamang parents ang school para makasama sa mga gagraduate. Pang-u-oklay pa ni Lilac. Ang harsh mo naman magsalita ah. Di totoo yan. Napaigtad na sagot naman ni Blue. Di nga. Matagal na akong graduate. At kahit nang gumraduate ako, walang totoo dyan sa mga sinabi mo. Pasinghal na sabi naman ni Blue. Bakit? Ilang taong ka na ba? Napakunot to naman na tanong ni Lila. Hulaan mo. Panghahamon ni Blue. Gagawin pa ako nitong mahuhula eh. O sige. 24? Hula ni Lilac na napapikit pa ang isang mata. Close? Sagot ni Blue. I am actually 26 years old. Pagtatapat ng lalaki. Oh! Gulat na reaksyon naman ni Lilac. Bakit ikaw ba? Ilang taong ka na? Usisa naman ni Blue. Hulaan mo? Bawi ng dalaga. 22? Grabe siya! Uy, hindi ha! Mukha na ba akong 22? Excuse me? Bulalas ni Lilac. Bakit? Ilang taong ka na ba? Natatawang tanong ni Blue. Legal age, 18. Maikling tugon ni Lilac. Napaubo naman si Blue sa tinuran ng dalaga. 18 ka pa lang? Gulat na tanong nito. Yes. Pakita ko ba sa iyo yung birth certificate ko? Banat pa ng dalaga. Sorry. I didn't mean na mukha kang matanda. You just look so, how can I describe it ba? Naghahanap naman ng tamang description si Blue sa kanyang isip. Matured.
Kind of. Kasi you are perfectly beautiful for your age. Bawi naman ng lalaki. Bulero. Sabay nagsali ng isang whiskey sa baso ang dalaga at inabot kay Blue. On the house. Nang mga sandaling yun ay mas naging palagay ang loob ng dalawa. Ang simpleng usapan at bayaran ng oras ay mas lumalim pa. Inabot na sila ng mahigit isang oras na kwentuhan. Tila tungkol sa kani-kanilang buhay. Wala na din naman kasing masyadong customers bukod sa kanilang tatlo. Ay may mangilang-ilan na lamang na pumapasok sa resto bar. Doon nga ay naikwento ni Lilac ang dalang buhay niya. Kung bakit niya pinasok ang pag-waitress sa gabi. Ang kwento ng pamilya niya. Ang kagustuhan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. At ang pangarap niyang makapag-publish ng isang novel sa hinaharap. Talaga? Author? Gusto mong maging writer? Bulalas ni Blue. Oo, mukha bang hindi? Balik tanong naman ni Lilac. Parang wala sa itsura mo eh. Sabi naman ang lalaki. Ang judgmental ah. Pasinghal na sabi ni Lilac. Eh yung datingan mo kasi para kang magpa-flight attendant. O baka hotelier. O kaya artista. Model, mga ganun. Paliwanag naman ni Blue. You know what? Ang bolero mo. Nakakainis. Wala naman sa itsura yan. Tsaka diba nga, bata pa lang ako, mahilig na akong magsulat. Pahayag pa ng dalaga. Kasino ba yung favorite author mo? Usisa pa ni Blue. Si Robin Carr, Virgin River. Pagyayabang pa ni Lilac. Sino yun? Virgin River, hindi mo alam, sa Netflix. Gulat na reaksyon naman ni Lilac. Hindi ako mahilig sa Netflix. Tugon naman ni Blue. Hay oo nga pala, matanda ka na. Ocha, 26, matanda na agad. Grabe ka talaga. Nanunulis ang nguso na sabi naman ng binata. E teka, ikaw ba? Bukod sa pagiging 26 years old, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Usisa ni Lilac. Hulaan mo. Alam mo, pahula ka ng pahula. Kamukha ko ba si Madam Auring? Bulalas ni Lilac. Natawa naman si Blue sa reaksyon ng dalaga. Architect. Isa akong architect. Ay iba! Mayaman! Konyo boy! Socialite! Biro pa ng dalaga. Hindi ah. Saktuhan lang tayo. Pagpapahumble pa naman ni Blue. Maya-maya naman ay lumapit na ang dalawang kaibigan ng binata sa kanya. Pare, mauna na kami sa'yo ha. Mukhang matatagalan ka pa dyan sa kausap mo eh. Pagpapaalam ni George. Oo nga pre, alis na kami. Sabad naman ni Tim. Sige pre. Sabay umapir si Blue sa dalawang kaibigan na sumuko na kakahintay sa kanya. Bye Miss Beautiful. Sabay sabi ng dalawa. Sinunda naman ang tingin ni Lilac ang dalawa hanggang sa makalabas ng resto bar at saka ito tumingin sa kanyang suot na relo. 1 hour and 15 minutes. That's 75 minutes. Sabi pa niya sa kausap. Ha? Huh? O diba usapan natin 50 pesos per minute? So, 50 times 75. Nakangising sabi pa ni Lilac. Mabilis naman pagdating sa math si Blue. 3,750? Grabe ah! Napasinghal pa na wika ni Blue. Mababa pa nga yan oh. Kung sinabi mo lang kaagad na architect ka, dapat 500 per minute yung sinabi ko. Panghihinayang pa ni Lilac. Maya-maya ay lumapit naman ang kasamang waitress ni Lilac. Uy te, traba-trabaho din pag may time. Kanina ka pa dyan nakatingga sa iisang customer ah. Pagpansin naman ni Jenay sa kanilang dalawa. Don't worry te, may share kasi na kobra ko dito. Natatawang sabi naman ni Lilac. Saka naman niya nilabas ang palad sa harap ni Blue. 3,750. Akin na. Alos so, kala ko pa naman friends na tayo. Wika pa ni Blue. Friends naman na tayo, pero with benefits. Ibang benefits to ha, hindi yan iniisip mo. Mabilis na sabi pa ni Lilac. Sige na, sige na. Napilitang binukot naman ni Blue ang kanyang wallet sa bulsa. Kumuha siya ng pera at saka inabot kay Lilac. Keep the change. Tip ko na yon. Sabi pa ni Blue dahil buong 4,000 ang inabot nito sa dalaga. Ang bait naman ni Arky! Salamat! Sambit ni Lilac pagkaabot ng pera. Pagbalik ko ba bukas, may bayad pa din yung pagkausap ko sa'yo? Tanong ni Blue. Bakit? Kung may bayad ba, hindi ka na babalik? Pagbabalik tanong naman ni Lilac. Depende
kung magkano yung sisingilin mo. Biro naman ni Blue. Natawa naman si Lilac sa sinabi ng binata. Sige na kuya, umalis ka na at maya-maya magsasara na din kami. Ingat ka ha, sabi pa ni Lilac. Grabe naman sa kuya, pwede namang Blue na lang eh. Napakamot ng ulo na sabi pa ng binata. Sign of respect yun. Ay, bahala ka nga Blue, tugon naman ni Lilac. Kinabukasan naman pagkatapos ng klase ni Lilac ay laking gulat na lamang niya na may isang magarang kotse sa labas ng kanilang university. Hayun nga at pinagkakaguluhan pa ng ilang estudyante ang luxury car na yun. Habang ang ilan ay nagsiselfie pa kasama ang sasakyan. Sinong mayabang naman kaya ang magdadala ng kanyang kotse dito? Pasingahan pa na sabi ni Lilac. Baka naman ay milyonaryong nag-aaral dito sa university. Sambit naman ni Jelay na schoolmate niya at kasama din sa trabaho. Hala siya, community school to no? Siyempre kung milyonaryo ka, dun ka mag-aaral sa Lasal o kaya sa Ateneo. Sagot naman ni Lilac. Baka prof. O kaya baka may nililigawan dito sa school natin? Bulalas pa ni Jelay. Ang mga milyonaryo, para din yan sa mga kapwa nila milyonaryo no? Hindi dito maghahanap ng liligawan ng mga yan. Gunot noong sabi naman niya. Maya-maya ay bigla na lamang may lumabas sa magarang kotse na yun. Nahiya naman ang mga estudyanteng nagsiselfie sa kotse at saka mabilis na umalis. Te, di ba yan yung kausap mo kagabi sa resto bar? Pangangalabit pa ni Jelay. Masinsinang sinipat naman ni Lilac ang lalaking yun na palingalinga naman sa paligid. Oo nga, si Blue. Anong ginagawa niya dito? Gulat na sabi pa ni Lilac. Kita mo, sinusundo ka niyan. Sabi ko na sa iyo eh, milyonaryo na may nililigawan dito. Nakangising sabi pa ni Jelay. Gagi, paano ka naman makakasiguro na akong hinahanap ng mokong na yan? Pagtataka pa ni Lilac. Maya-maya pa ay naispata na sila ng lalaki. Napangiti ito at saka hinubad ang suot na shades. Kasunod ay kumaway-kaway ito sa kanila. See? Ikaw nga ang hinahanap niyan. Kung ayaw mo, te, ako na lang. Suhestyon pa ni Jelay. Gagi ka talaga. Naikwento ko pala dyan kagabi na dito ako nag-aaral. Sambit pa ni Lilac. Napansin na lamang nila na papalapit na ito sa kanila. Hi Lilac. Masayang pagbati ni Blue. Hi, I'm Jelay. Yung kasama ni Lilac sa bar kagabi. Parang iniipit na luya na sabi naman ni Jelay. Oh, I see. Sabi ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? May dala ka pang ganyang sasakyan. Pahayag naman ni Lilac. Sinusundo kita. Tugon naman ni Blue. At bakit? Pasinghal pa na sabi ni Lilac. Bawal ba? Hindi naman. Sabi pa ng dalaga sabay pinagmasdan ang nakakatunaw ng ngiti ng lalaki. Namula siya at halatang kinikilig sa kinikilos ng lalaki. Kinurot naman si Lilac ni Jelay sa kanyang tagiliran. Ti, gura na! Pabulong pa na sabi nito. Malay ko ba kung saan ako dadalhin? Hindi ako easy to get, no? Nanlalaki ang butas ng ilong ni Lilac habang sinasambit yun. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Sundo lang naman. Sa tingin mo ba may gagawin akong masama sa'yo? Ikaw na nga nang abuso sa akin kagabi. Pagbibiro pa ni Blue. Excuse me? Naiinis na tugon naman ang dalaga. Oh, diba? Nabudol mo ako ng 3,000. Natatawang sabi pa ng lalaki. Hoy kuya, maayos ang usapan natin, no? Bulalas pa ni Lilac. Kuya na naman, hindi naman tayo magkadugo eh. Call me Blue. Nakangiting tugon naman ng binata. Hay naku, masyado kayong pabebeng dalawa. Sige na, sumama ka na Lilac. Pambubuksa naman ang kaibigan. Sama ka. Baka anong gawin sa akin tong siku nitong si Blue? Wika pa ni Lilac. Hindi na. Uuwi na ako at kanina pa ako na... Pabulong na sabi ni Jelay. Kanina pa ako na jejebs. Ikaw na. Carry mo na yan. Hulo, grabe siya. Kaya pala kanina pa ako nakakaamoy ng kakaiba. Tugo naman ni Lilac. Mauna na kayo. Bye Blue. Nice meeting you. Bye te. See you sa resto bar later. Sabi naman ng kaibigan at saka itong mabilis na umalis. Okay, fine. Sige na, sama na ako. Hatid mo na ako sa bahay. Tila pigil ang ngiting sabi pa ni Lilac. Ayun,
Napapayag din. Napapitik sa daliring sabi ni Blue. Kasunod nga nun ay inalalayan ni Blue si Lilac patungo sa kanyang magarang sasakyan. Gulat naman ang mga kapwa niya isusante. Halos napanganga sila at lahat ay napapasana all na lang. Pagpasok nila sa loob ng sasakyan ay kaagad naman na tinapat ni Lilac ang binata. Ikaw ba, Blue, ay nanliligaw sa akin? Prangkang tanong niya. Nabigla naman ang lalaki dahil sa pagiging straightforward ng dalaga. Bakit? May magagalit ba kapag oo? Kapag niligawan kita? Balik tanong ni Blue. Wala namang magagalit. Pero look, wala akong time sa relationship ngayon. Busy ako sa school, busy ako sa trabaho. Pagtatapat ni Lilac. Ouch! Friendzone agad. Pilit ngiting sabi naman ni Blue. Hindi naman. Kaya lang, hindi ko alam kung maisisingit ko pa ang pakikipagrelasyon sa ngayon. Tugon naman ang dalaga. I am not asking naman na ibigay mo ang lahat ng oras mo sa akin. Hindi ko hinihingi na i-priority mo ako sa ngayon. Masaya na ako na sa kahit ganoon man kakaunti ang oras na binibigay mo sa akin. Kahit seconds lang, okay na yun. Sabi pa ng lalaki. So, nanliligaw ka nga. Kagabi lang tayo nagkausap ha. Hoy kuya, hindi ako mabilis mabola no. Kaya kung umaasa ka na sasagutin kita kaagad, nagkakamali ka. Hindi ako easy to get. Mataray pa na sabi ni Lilac. Bakit? May batas ba na nagsasabi na hindi pwedeng ma-inlove ka agad? Di ano bang magagawa ko? Bigla ko na lang na feel na gusto na pala kita. Sabi pa ni Blue. Namula naman si Lilac sa kanyang narinig. Tsaka pwede ba? Hindi mo naman kailangan ng magarang sasakyan pagpunta sa school. Hindi ako nadadali sa mga mararangyang bagay no. Wika pa ni Lilac. Oo na po. I am just trying to impress you. Tugon naman ni Blue. Well, alam mo na ngayon na hindi ako na-impress. Masungit naman na sabi ni Lilac. Sungit mo ngayon ah. Maya-maya naman ay pinaandar na ni Blue ang dala nitong kotse. Parang masarap magkape ngayon. Suhestyon pa ni Blue. Oo nga. Parang gusto ko din. Sabi naman ni Lilac. Tara, kape? Pagyaya ni Blue. Sure. Masayang sabi naman ni Lilac na parang kanina lang ay nagsusungit pa sa lalaki. Saan naman tayo magkakape? Sa Tagaytay. Sambit ni Blue. Seryoso? Kasunod doon ay nagtungo na nga ang dalawa sa Tagaytay. Wala sa simpleng kape ay mas nagkalapit pa ang loob ng dalawa. Tila nga nakukuha na ni Blue ang ugali at kiliti ni Lilac. Masungit lang ito ngunit alam niyang madali naman patawanin. Masumaha nga pa si Lilac dahil sa matured mag-isip ang binata. Madami na itong alam na hindi pa niya nalalaman. Umahanga siya sa talino at kabaitan at pagiging gentleman bukod sa pagiging gwapo at simpatiko ng binata. Nang mga sandaling yun, kahit panay ang pagsusungit ni Lilac, ay hindi naman niya maikubli na ang nararamdaman niya para kay Blue. Para bang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa binata. Simula nga nun ay mas naging madalas pa ang pagsundo ni Blue kay Lilac sa school. Mas naging masugid ang panliligaw niya sa dalaga. Kung saan-saan niya ito dinadala para kumain at magkape. Doon nga ay mas nakilala pa ni Lilac si Blue. Batid niyang matalino ang binata at nakita niyang nagbibigay talaga ito ng oras sa kanya. Gayong alam niyang napaka-busy nito sa kanyang trabaho. Alam niya na totoo at busilak ang mga sinasabi nito sa kanya. Totoo ngang mahal siya ng binata. Samantala, habang nasa resto bar siya ng gabing yun ay nagkukwentuhan sila ng kanyang kaibigan na si Jelay tungkol sa panliligaw sa kanya ni Blue. Te, sigurado ka ba dyan? 8 years older siya sa'yo. Pagpapaalala ni Jelay sa kanya. Age doesn't matter pagdating sa pag-ibig, no? Tsaka hindi ko pa naman siya sinasagot, eh. Tugon naman ni Lilac. Isa mga pananalita mo, parang doon na din papunti. Parang anytime, sasagutin mo na yung Blue na yan. Sambit pa ng kaibigan. Te, hindi ko din sure pero unti-unti na akong nade-develop sa kanya eh. Parang pag siya yung kausap ko, ang gaan-gaan lang. Parang puro happy thoughts kapag kasama ko siya. Ibang feeling eh. Ganito na ba yung tinatawag na love? Nakangiti sabi pa ni Lilac. Hay naku, mag-concentrate ka muna sa pag-aaral mo no? Second year college pa lang tayo, baka mamaya madistra ka dahil dyan sa Blue na yan. Wika pa ni Jelay. Di naman siguro. Sabi niya naman dapat ang priority ko yung pag-aaral ko at trabaho.
Okay na siya na kung ano man yung maisukli kong pagmamahal sa kanya, sabi pa ni Lilac. Hay nako, eh mukhang desidido ka na dyan sa mga gusto mo eh. Ikaw ang bahala. Eh ako naman eh, nagsasabi lang ng sa loob ente. Dugtong pa ng kaibigan. Dahil nga sa madalas na pagkikita ng dalawa ay tuluyan na ngang nahulog si Lilac kay Blue. Nang gabing yun, pagkatapos ng kanyang shift sa resto bar, ay matyaga siyang hinihintay ni Blue sa labas ng establishment. Dahil siya ang nakatoka sa closing na resto bar, siya ang huling lumabas. Pagkasara niya ng pinto ay nagulat naman siya dahil nandun pa din ang kotseng yun. Kotse ni Blue. Lumapit siya sa sasakyan kung saan naroon naman sa tabi ang nakatayong si Blue. Maganda ang mga ngiti nito sa kanya habang may daladala itong bouquet of flowers at chocolates. Hi miss, malambing na sabi ni Blue. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba may trabaho ka sa La Union? Pagtataka ni Lilac. Hindi ba pwedeng bumalik ako kaagad kasi gusto kitang makita? Sabi pa ni Blue. Ano yan? Bakit may paganyan? Dugtong pa ni Lilac. Inabot ni Blue ang mga bulaklak at tsokolate sa dalaga at nagsabing, Lilac, mahal kita. Sinserong sambit nito. Pagkaabot naman ni Lilac sa mga yun ay kinilig ito dahil ngayon pa lamang siya nakatanggap ng bouquet at mga chocolates. Baka mamaya, pustahan nyo naman to ng mga kaibigan mo ha. Singhal pa niya. No, Lilac. I mean it. I love you. Sabi pa ni Blue. Mula sa pagtiting sa mga bulaklak ay bumaling siya sa mapangakit na mata ng lalaki. Oo na. Mahal din kita. Kinikilig na tugon ni Lilac. Talaga ba? Mahal mo din ako? Gulat na tanong ng binata. Oo nga, mahal din kita. Ayaw mo yata eh. Bawi pa ng dalaga. Gusto syempre. I love you. Nauutan na sabi pa ni Blue. Kasunod ay marahan niyang hinaplos ang mukha ni Lilac at saka dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Napapikit naman si Lilac at hinayaan niyang dumampi ang mga labing yun ni Blue sa kanyang mga labi. Naging opisyal na nga ang pagiging magkasintahan ni na Blue at Lilac. Malayo man ang agwat ng kanilang edad ay hindi naman yun naging balakid upang mas mahalin pa nila ng lubos ang isa't isa. Good morning love, text ni Lilac sa isang umaga sa binata. Hindi naman agad nabasa ni Blue ang mensahe dahil abala ito sa pag-aayos ng mga papeles para sa trabaho. Ilang minuto pa ay muli na namang nag-text ang dalaga. Love, ang sabi ko, good morning. Ngunit hindi pa din yun nabasa ng binata. Lumipas pa ang ilang minuto at muli na namang nag-text ni Lilac. Bisibisihan ha. Sige, salamat sa pagpansin. Ilang oras pa bago nabasa ni Blue ang sunod-sunod na mensahe ni Lilac. Kung kaya't dali-dali siyang tumawag sa dalaga. Hello? Love, sorry. Masyado lang akong madaming inaasikaso kanina. Hindi ka agad ako nakapag-reply. Pagpapaliwanag ni Blue. Ganon ka ba ka-busy? Simpleng good morning lang hindi mo magawa. Pagtatampo ni Lilac. Love, hindi naman sa ganon. Tatawagan naman talaga kita eh. Kaya lang inunahan mo na ako ng mga sangkaterbang mensahe. Dagdag pa ni Blue. So, kasalanan ko pa kung bakit ako nagte-text sa'yo? Okay, sige na. Baka nakakaabala na ako sa'yo. Wika pa ni Lilac, sabay baba ng telepono. Hello? Love? Hello? Pahabol pa ni Blue. Buong araw naman na ininda ni Lilac ang tampuhan nila ng kanyang boyfriend. Palibhasa, masyadong klingi at malambing si Lilac. Ngayon lang din kasi nagkaroon ng seryosong boyfriend. Noon kasi, puro crush-crush lang. Ngayon nga ay natagpuan niya na ang tunay na pag-ibig sa edad niyang 18. Kinahapunan ay sinundo ni Blue ang nagtatampo si Lilac sa eskwelahan. Kung gaano kabilis magtampo ng dalaga, ay ganun din naman kabilis itong suyuin. Daladala ang mga chocolates na yun at teddy bear na yun ay mabilis na nawala ang tampo ni Lilac. Ito lang palang magpapawala ng galit mo sa akin eh. Biro pa ni Blue. Paano nga naman kasi? Hindi ka nagre-reply? Ang dami-dami ko ng text sa'yo. Wika pa ni Lilac. Masyado palang matampuin itong girlfriend ko. Sorry na. I got so busy lang kanina. Hayaan mo. Hindi na ako magsasilent ng phone. Re-replyan kita kaagad ah. Sorry na. Huwag ka nang magtampo. Paglalambing naman ni Blue at saka nito niyakap ang dalaga. Kasunod naman nun ay unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Ang mga good and not so good sides ng isa't isa. Napag-alaman ni Blue kung gaano ka-close si Lilac sa kanyang mga magulang. At ang pagiging matulungin nito sa kapwa.
Bukod sa pagiging maganda ng dalaga ay talaga namang masayahin at kalog ang dalaga. Mas lalo ngang na-inlove si Blue sa tuwing nakikita niya ang malaanghel na ngiti ni Lilac. Sa kabila naman ng mga katangiang yun ay masyado ngang matampuhin si Lilac at may pagkasilosa. Samantalang si Blue naman ay nakilala din ni Lilac na talagang focus sa trabaho. Magaling at mahusay makipagkapwa. Halos mga kilala at mga socialites nga ang kliyente nito. Bagay naman na hindi masabayan ni Lilac. Marahil dala nga ng edad nito, hindi pa ito makasabay sa mga kaibigan ni Blue. Madalas siyang out of place kapag sinasama siya ng binata kapag may get together ang kanilang barkadahan. Sumasama lang din siya para wala ding masabi pa si Blue. Gusto niya na mapasaya ang lalaki. At kahit labag na sa kalooban niya ang pagsama-sama sa lalaki sa tuwing niyayaya siya nito na i-meet up ang mga kaibigan nito ay napipilitan na lang din siya. Dumating na ba ng araw na pinakilala na ni Lilac si Blue sa kanyang mga magulang? Nung una nga ay di sang-ayon ang mga magulang niya sa kanyang maagang pagbo-boyfriend at dahil nga din sa malayo ang agwat ng kanilang edad. Ikaw Blue, seryoso ka ba dito sa anak namin? 18 years old pa lang to. Pinayagan na namin mag-boyfriend para hindi na din naglilihim sa amin. Alam namin na ang mga kabataan ngayon ay mapupusok at aggressive. Sana wag mong samantalahin ang pagiging mas bata sa iyo ni Lilac. Hindi dahil sa hindi kita gusto para sa anak ko, dahil parang kuya ka na niya kung tutuusin. Pero nandyan na yan. Ikaw ang piniling mahalin itong dalaga namin. Pagtatapat ni Mang Enrique na ama ni Lilac. Tay naman, bulong ni Lilac. Makakaasa po kayo na hindi-hindi ko po paiiyakin si Lilac. Mahal na mahal ko po siya at handa po akong gawin ang lahat para sa kanya. Sinserong sabi naman ni Blue. Pagtapusin mo muna ng pag-aaral, iho. Yun lang ang hinihiling ko sa inyong dalawa. Sambit naman ni Aling Flor na ina ng dalaga. Promise, Nay. Magtatapos ako ng pag-aaral. Pangako naman ni Lilac. Dapat lang. Dahil kapag nalaman ko na nagbubulakbul ka lang at bumagsak ang mga grades mo, ako na mismo ang maglalayo sa inyo. Prangkang sabi pa ng ama. Hayaan niyo po. Ako na po mismo ang magre-remind kay Lilac tungkol sa pag-aaral niya. Wika naman ni Blue. Pagkaraan ng masinsinang usapan na yon ay buong puso na ding tinanggap ng mag-asawang Enrique at Flor ang relasyon ni na Lilac at Blue. Ayaw din naman nilang higpitan ng dalaga dahil baka mas magrebelde pa ito. Mabuti na din at maayos na pinakilala ni Lilac ang kanyang nobyo. Ngayon ngang may basbas na ng mga magulang ay relasyon ng dalawa, mas naging panatag na si Lilac. Sa pagdaan naman ng mga araw ay mas lalo pang lumalalim ang pagtingin ng dalaga kay Blue. May mga pagkakataong nagtatampuhan sila. Ngunit bilang mas matured sa dalaga, si Blue na ang madalas unang nakikipag-ayos sa dalaga. Every weekend naman ay madalas silang mamamasyal sakay ang magarang kotseng yun ni Blue. Dinadala ng binata si Lilac sa mga lugar na hindi pa nito napupuntahan. Nagpunta silang Batangas, sa Laguna, Zambales at iba pang mga near Manila provinces na may magagandang tanawin at mga beaches. Madalas silang mag-stroll sakay sa kotseng yun ni Blue habang sinasabayan ang kanta sa stereo. Minsan pa nga na imbis na mag-alala sila dahil naligaw sila sa isang liblib na bayan sa Laguna ay mas naging memorable at mas natuwa pa sila. Ito ang mga bagay na nagpapasaya sa puso ni Lilac. Kung kaya naman bilang memory, madalas na kumukuha ng litrato si Lilac bilang souvenir sa mga lugar na napupuntahan nila. Isa din sa iniwan niyang memory ay ang pag-iiwan niya ng panyo sa kotse ni Blue na may favorite scent nito. Hindi nga ba niya alam kung anong dahilan ngunit nais niya lang mag-iwan ng pag-aari niya sa sasakyan ng nobyo. Isang araw naman ay pinakilala na din ni Blue si Lilac sa ina nito na si Doña Fausta. Masayang masaya naman ang ina dahil ito ang unang pagkakataon na magdala ng babae ang anak. Doon nga ay hindi pinaramdam ni Doña Fausta ang malaking agwat nila ng edad. Ikinwento pa nito ang childhood memories nito sa anak. Ang pagsali nito sa Glee Club dahil sa galing nitong sumayaw at kumanta noon. Kaya naman kaagad din niyang napansin ang mga photo album na nasa sala kung saan ikinatuwa niya ang itsura ni Blue nung bata pa ito. Nakasuot ng makapal na eyeglasses at nakabraces pa. Sa pagtanggal naman ng relasyon ng dalawa, mas napapadalas na din ang tampuhan nila. Minsan ay nag-aaway na nga ang dalawa. Mga simpleng bagay lang naman tulad ng hindi pagre-reply kaagad ni Blue o di kaya hindi nito pagsagot ng tawag ay sapading madalas nilang pag-awayan. Pinag-aawayan din nila ngayon ng iba pang maliliit na bagay tulad ng kung saan sila kakain sa labas o anong panonoodin sa sine. Ano ba talaga, love? Sabi mo okay lang yung action film ang panoorin natin.
Ngayong nakabili na ng tickets, gusto mo pala yung romance. Naiinis na sambit ni Blue nang minsang manood sila ng sine. Hindi naman ako nagsabing gusto ko yung action. Ang sabi ko okay lang. Pero ang gusto ko talaga yung romance. Masungit na sabi ni Lilac. Eh di sana sinabi mo. Para yung romance yung panoorin natin. Paliwanag naman ni Blue. Ayaw mo yun eh. Kaya okay na. Sige na. Manood na tayo ng action film na gusto mo. Bungdot ni Lilac. Halata namang naiinis na din si Blue sa inaasta ni Lilac. Huwag na nga tayo manood. Napipilitan ka lang eh. Umuwi na lang tayo. Wika pa ng binata. No, manood na tayo. Nandito na tayo eh. Sagot naman ni Lilac. Wala na akong gana. Mahinang tugon naman ni Blue. Wala ka ng gana? Wala ka ng gana sa akin? Pinandidilata naman ang mata ni Lilac ang kasintahan. Yan ka na naman eh. Pinapalaki mo na naman. Para kang bata. Napapakamot ng ulo si Blue dahil sa pagkadismaya. Hindi nga. Wala ka ng gana? Pag-uulit pa ng dalaga. What I'm trying to say, ayoko nang manood dahil nagtatantrums ka na naman. Okay? Mas mainam pa na umuwi na lang tayo. Paliwanag pa ni Blue. You know what? Lahat naman ang gusto mo, yun ang nasusunod eh. Kaya halika na, manood na tayo. What? Wait, saan ang gagaling yun? Anong lahat ng gusto ko? Naiinis na sabi ni Blue. Diba? Pagkakain tayo sa labas, ikaw ang nag-order for me. Pag namamasyal tayo, you decide also kung saan tayo pupunta. Kahit pananambit ko, diba? Bawal skirt, bawal crop top, bawal kung ano-ano. Tama? Bulalas naman ni Lilac. Napabuntong hininga naman si Blue. Lilac, yung food na in-order ko for you dahil lagi mo sinasabi na ako ang bahala. Yung places na pinupuntahan natin dahil ang sabi mo wala kang alam. And of course, I am protecting you kaya sinasabi ko ang dapat mong isuot para di ka mabastos. Grow up! Ang childish mo, Lilac. Bahagya namang nagtaas ng boses ang binata. So, childish pala. Okay, umuwi na tayo. Pero huwag mo na akong ihatid kasi hindi ako childish. Marunong akong umuwi mag-isa. Pabalang nabigkas pa ni Lilac sabay talikod sa kasintahan at saka mabilis na lumakad palayo. Lilac! Love! Ano ba? Tigil naman ni Blue ngunit hindi na din niya ito hinabol. Habang naglalakad naman palayo si Lilac ay panayang bulong nito sa sarili. Sundan mo ko. Sundan mo ko at magiging okay na tayo. Ngunit hanggang sa makalabas na siya ng mall na yon, ay hindi siya sinundan ng lalaki para suyuin. Umuwi siya sa kanilang bahay na dismayado sa nangyari. Ang buong akala niya ay katulad ng dati, na si Blue ang lalapit sa kanya. Na si Blue ang makikipagbati. Na si Blue ang unang tatawag o di kaya'y magte-text. Ngunit inabot na ng 10 oras ng gabi sa kanyang paglingalinga sa cellphone sa lamiseta, ay wala siyang natanggap na tawag o kahit mensahe mula kay Blue. Kinaumagahan, halos hindi naman nakatulog si Lilac. Iniisip niya si Blue magdamag. Sa pagtingin niya sa kanyang cellphone ay wala pa ding paramdam ang nobyo. Kung kaya naman sa unang pagkakataon ay siya ang makikipagbati sa lalaki. Sinubukan niyang tawagan ang number ni Blue. Nagring lang ito nang nagring. Hindi sinasagot ng lalaki ang kanyang tawag. Naisip niya na baka natutulog pa ito. Kung kaya naman ay nagsend na lang siya ng message sa binata. Love, sorry kagabi. Hindi ko sinasadya na masabi ang lahat ng yun. Sorry na, please. Bati na tayo. I love you. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama at naghihintay ng reply. Ngunit halos kalahating oras na siyang nakaupo ay hindi pa rin nagreply ang binata. Muli niyang sinubukang tawagan ang binata. Ngunit sa pagkakataong ito ay naka-turn off na ang phone. Nag-alala naman siya kung bakit ganun ang inaasta ng kanyang boyfriend. Ayaw ba siya nitong sagutin? Galit pa din ba ito? Maya-maya naman ay biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto, ang kanyang ina. Anak, nandyan si Blue sa labas, hinahanap ka. Bungad ng ina. Gumuhit naman bigla ang magandang ngiti sa mukha ni Lilac. Tama nga, hindi ako matitiis dun. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at saka hinarap si Blue. As usual, may dala na naman itong chocolates para sa kanya. Sorry. Sinserong paghingi ng tawad ni Blue. Sorry din. Tugon naman ni Lilac. Huwag na tayong mag-away ha. Ikaw naman tong nang-aaway eh. Peace na tayo. Malambing na sabi naman ni Blue. Dinaan mo pa ako sa chocolate.
Alam mo kasi yung kahinaan ko, no? Pasinghal pa na sabi ni Lilac. Smile ka na. Mas maganda ka kapag nakangiti. Pangungulit pa ng lalaki. Maya-maya naman ay mainabot mula sa kanyang bulsa si Lilac. Isang tula na nakasulat sa isang mabangong papel. Wala pa akong budget eh. Kaya yung maibibigay ko lang sa'yo kung anong nilalaman ng puso ko. Sinserong sambit pa ni Lilac. Tila nalusaw naman ang puso ni Blue nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kaagad niyang binuksan ang nakatiklop na papel at saka binasa ang tulang yun na para lamang sa kanya. Ako man ay isang babaeng kulang sa pansin, ngunit sa iyong puso'y nag-iisa pa din. Hayaan mong aking suplian ang pag-ibig mong wagas, hanggang sa kailanman, pag-ibig ko'y hanggang wakas. Halos maiyak naman si Blue sa nabasang tula. Sa tanang buhay niya kasi, ngayon lamang siya nakatanggap at pinaglaanan ng isang tula. Tula na galing sa kanyang pinakamamahal na dalaga. I love you, Lilac. Mataimtim na sambit ni Blue. Napaka makata mo pala. Sabay pahid sa namumuong luha nito sa mata. Balik na naman sa dati ang dalawa. Matapos ng mag-away ay nag-aayos din. Since mas matured nga si Blue, as usual siya na naman ang naunang makipagbati. Naiintindihan na ni Blue ang dalaga. Marahil dahil nga mas bata ito, iba pa ang pananaw nito sa mga bagay-bagay. Madali kasing uminit ang ulo ng dalaga dahil nga sa maliit na mga bagay. And Blue understands. Alam niya na darating din ang araw na magmamature ang kanyang babaeng pinakamamahal. Samantala, naimbita naman si Blue sa kaarawan ni Tim, ang kapwa niya architect at isa sa mga kaibigan niya. Taon-taon kasi silang nagkikita, kasama pa ang mga college friends nila tuwing birthday ni Tim. Parang ito na nga ang nagsisilbing reunion nila. That time, pinipilit naman ni Blue si Lilac na sumama sa birthday party na yon, na gaganapin sa bahay ni Tim. Ininganyo ng binata ang dalaga para mapapayag lang ito. Love, once a year lang naman kami nagkikita ng mga college friends ko eh. Bukod kay George and Tim, nandun din yung mga naging close ko noon. Kaya sana sumama ka para maipakilala din kita sa kanila. Pagpipilit pa ni Blue. Ikaw na lang, baka ma-out of place na naman ako dyan eh. Ikaw pa naman kapag nagkakatuwaan na kayo, nakakalimutan mong kasama mo ko. Pagtatampo pa ni Lilac. No! Sorry kung you feel that way. Promise, I will always be by your side. Basta sumama ka lang. Please? Excited na nga silang makilala ka eh. Kaya please? Malambing na sabi pa ng lalaki. Promise? Hindi mo ako pababayaan dun? Hindi ako magmumukhang tanga? Paninigurado ni Lilac. Yes, promise. Tugon ng lalaki. Hahawakan mo lang yung kamay ko all throughout the party? Paggagarantiya pa ni Lilac. Natawa naman si Blue. Yes po, love. I will hold your hands as you wished. Napangiti naman si Lilac at saka niyakap ang kasintahan. Okay, sige na nga. Sasama na ako. Nakahinga naman ang maluwag si Blue dahil napapayag din ang kasintahan na sumama. Tumating na nga ang karawan ni Tim. Alos nandun na lahat ng kaibigan niya nang pagdating nilang dalawa. Naka-white long sleeves pa si Blue dahil galing ito sa trabaho. Samantalang si Lilac naman ay naka-sweatshirt at naka-jeans. Sabi nga sa outfit niya ng ilan, bagets na bagets. Pagdating nila doon ay inabot ni Blue sa kaibigan ang dala nitong regalo. Samantalang nakahawak kay Lilac ang isa nitong kamay tulad ng kanyang pangako. Happy birthday, pre! Pagbati ni Blue. Salamat, pre! Wika nito tsaka inabot ang regalo. Oh, kasama mo pala sa Miss Beautiful. Pagpansin ito kay Lilac. Naiilang naman si Lilac sabay pilit ang ngiti. Happy birthday. Thank you. Tara, dun tayo sa dining area. Nandun lahat ng tropa. Pagyayaya ni Tim. Tinitigan ni Blue ang very hesitant na mukha ni Lilac at saka ito tumango. All is well. All is well. Pagulit naman ni Lilac at saka huminga ng malalim. Sabay na nagtungo ang dalawa sa dining room ng malaking bahay na yun. Doon naman ay nadat na nila mga kanina pa dumating na bisita ni Tim. Mas lalo namang nailang si Lilac dahil sa mga posturang-posturang suot na mga nandoon. Mga naka-long sleeves ang mga lalaki at naka-dress sa mga babae. Sa tansya niya ay mga kaedaran ni Blue ang mga yun. Naupo ang dalawa sa malapit, sa gitna, kung saan naroon ang may kaarawan. Pagkaupo ng dalawa ay nakatago naman sa ilalim ng lamesa ang mahigpit na hawak ni Lilac sa palad ni Blue. Naiilang pa din siya sa mga kaibigan ni Blue.
Hindi niya nga alam kung bakit ganun ang pakiramdam niya. Samantalang all walks of life naman ang na-encounter niya sa resto bar. Oh, Blue, that's the girl you've been telling us sa GC natin? Pagpansin naman ni Violet, ang isa sa mga kaibigan ni Blue. At sa katunayan nga ay naging ex din niya ito nung college. Nagulat naman si Blue dahil sa buong akala nito ay hindi makakarating si Violet. Ah guys, this is my girlfriend, Lilac. Masayang pagpapakilala ni Blue. Lilac, that is Sandra, Louie, Boggs, Violet, and of course, no George and Tim na. Hi Lilac, masayang pagbati naman ng mga ito sa kanya. Hello, maikling pagtugon naman niya. So, when will be your wedding, lovebirds? Pag-uusisapan ni Violet. Ah, darating din kami doon. Sambit naman ni Blue. Ganyan-ganyan ka naman eh. Ganyan din ang sinabi mo sa akin nung college tayo. Pasinghal na sabi ng makiring babae. Napakunot naman si Lilac sa narinig. Napalunok na lamang si Blue dahil hindi pa nito naikwento sa kanyang kasintahan ang tungkol kay Violet. Oh, I think hindi pa sa'yo na kwento ni Blue. Naging mag-jowa kami ni Blue nung college days namin. Pero that's a long time ago. Don't worry, wala na akong pagpapantasya dyan sa boyfriend mo. Dahil engaged na ako sa isang prinsipe abroad. Pagbibida-bida pa ni Violet. Nabunutan man ng tinik sa dibdib si Lilac ay tila ba nag-aalinlangan pa siya. Kung ang simpleng bagay lang naman na ito ay hindi na ikwento ni Blue, ano pa kaya ang mga hindi sinasabi ng binata sa kanya? Anyway, Iha, ilang taon ka na ba? You look so young. Gustong-gusto talaga nitong si Blue ang mga kolehiyala, no? Beltang muli ni Violet. That's enough, Violet. We are here to celebrate my birthday, remember? Mahinahong pagpapatigil naman ni Tim. Mabuti na nga lang ay pumagitna na si Tim dahil baka kung ano-ano pa nga ang ipagsasabi ni Violet sa harap ni Lilac. Yeah, that's right. To the man of the hour, happy birthday, Tim. Itinaas ni Blue ang hawak nitong baso. Kasunod naman ay sabay-sabay ding itinaas ng lahat ang basong nasa harapan nila. Happy birthday, Tim! Cheers! Lumipas ang ilang oras pagkatapos nilang maghapunan ay mas naging makulit na ang usapan ng magbabarkada. Dala na din marahil ng alak na nainom nila. Mas naging puro katuwaan na lamang ang naging usapan ng magkakaibigan. Binalikan nila ang masasayang sandali nung mga magkaklase pa sila sa college. Nadala si Blue sa mga tawanan at kwentuhan nila ng kanyang mga kaibigan. Hayun nga at nakalimutan na niya na nasa kanyang tabi si Lilac. Hindi siya makaride sa usapan ng magtutropa. Pilit ngiti lamang siya sa tuwing nagkakasabay-sabay na tumawa ang mga yun. Pinagmamasdan lamang niya ang masasayang mukha ng magkakaibigan. Narealize nga din niya na ngayon niya lang narinig na humagalpak ng ganoon si Blue. Ngayon niya lamang nakitang ganun kasayang nobyo. Hanggang sa bitiwan ni Blue ang kanyang kamay na kanina pa nakalapat sa kanyang palad. Nabitawan niya ito dahil napapalakpak ito sa sobrang pagtawa sa mga jokes ng kaibigan na si George. Hindi na siya aware na napangako nitong hindi nito bibitawan ang kamay ni Lilac. Pagbitaw ng kamay ni Blue, mas lalo pa siyang na-out of place sa magbabarkada. Kung kaya naman ay bumulong na ito kay Blue. Labas lang muna ako. Tsaka siya tumayo mula sa pagkakaupo, tsaka umalis sa dining area na yun. Pinagmasdan lamang siya ng lalaki na umalis. Susundan sana siya nito ngunit nasa gitna naman sila ng magandang usapan ng mga kaibigan ng mga sandaling yun. Nagtungo si Lilac sa veranda ng bahay kung saan malayo sa lugar kung saan naroon ang magkakaibigan. Naupo lamang siya doon at nag-isip-isip. Sabi niya hindi niya ako hahayaang ma-out of place, bulong pa niya. Umabot ang kalahating oras ay hindi pa din siya pinupuntahan doon ni Blue. Nilalamok na siya ngunit hindi talaga siya hinanap ng kanyang kasintahan. Naisip niya na baka nagkakatawanan pa ang magkakaibigan kaya hindi na siya magawang maisip ng lalaki. Ngunit sa kabilang banda, naisip niya din na bilang girlfriend nito ay hindi man lang ba siya hahanapin ito. Nang sandaling yun ay nagpa siya si Lilac na umuwi na lang mag-isa. Naiinis siya at nadidismaya kay Blue. Pinilit siya nitong sumama ngunit hinayaan lamang siya nitong ma-out of place ng nobyo. Ngunit bilang courtesy na din sa mga kaibigan ni Blue ay naisipan nitong bumalik sa dining area. At personal na magpaalam. Mauna na ako ha. May kailangan pa pala akong asikasuhin. Happy birthday ulit, Tim. Blue, mauna na ako. Binasag ni Lilac ang kasiyahan ng magkakaibigan. Napaigtad naman si Blue dahil hindi niya namalaya na ang tagal na palang wala sa kanyang tabi si Lilac.
Mabilis ang tumayo at kaagad na lumapit kay Lilac. Sorry. Pabulong na sabi ni Blue sabay hawak sa kamay nito. Mabilis namang tinanggal ni Lilac ang kamay ng binata. Mauna na ako. Sige na, dyan ka na muna. Sambit pa niya. Natahimik naman ang lahat sa ginawa ni Lilac. Mabilis itong tumalima at naglakad palabas ng bahay na yun. Nakabuntot naman sa kanya si Blue na hindi malaman ang gagawin. Pagkalabas ng gate ni Lilac ay hayo na nga at nakasunod pa din sa kanya si Blue. Lilac, mag-usap tayo. I'm sorry. Walang masasakyan dito. Nasa gitna tayo ng village. Paliwanag pa ni Blue. Kaya kong lakarin hanggang gate. Pumasok ka na doon. Baka kung ano pang isipin ng mga kaibigan mo. Nadidismayang sabi ni Lilac at saka nagpatuloy sa paglalakad. Tumalima naman si Blue at nagtungo sa kanyang sasakyan na nakaparada sa harap. Pinaandar niya ito at sinundan ang naglalakad na si Lilac. Nang matapat ng kotse sa kanya ay binaba ni Blue ang bintana. Sumakay ka na, love. Halika na. Ihahatid na kita. Pakiusap ni Blue. Napag-isip-isip din ni Lilac na malayo nga ang lugar na yon hanggang sa gate ng village. Kung kaya naman sumakay na din siya sa kotse ni Blue. Love, sorry na. Sambit nito habang pinapaandar ang sasakyan. Tahimik lang naman si Lilac na naupo sa passenger seat. Ngayon lang kasi ulit kami nagkita-kita na magbabarkada. Kaya sana maintindihan mo. Pakiusap pa ng binata. Wala pa ding imik si Lilac habang binabagtas ni Blue ang mahabang kalsadang yun. Palabas ng village ay muling humingi ng patawad ang binata. Love, sorry. It's not my intention na ma-out of place ka. Kung yun man yung pakiramdam mo. Ang sabi mo, hindi mo ko hahayaan. Nagmukha akong tanga dun. Pasinghal pa na sabi ni Lilac. No, they actually love you. Hindi din kasi nila alam kung paano ka i-a-approach. Paliwanag pa ni Blue. Pati ang Violet na yan. Ex mo pala? Hindi mo man lang nakwento sa akin. Siguro kaya atat na atat kang magpunta sa party na yun, no? Kasi nandyan si Violet. Naiinis na sabi pa ni Lilac. Lilac? That's not true. Nagulat din ako na nandyan siya. Ang buong akala ko kasi hindi siya makakapunta. Katwiran naman ni Blue. So kung hindi siya nagpunta, wala ka ding planong ikwento sa akin ang tungkol sa inyo noon? Dugtong pa ng dalaga. Because that is not relevant anymore, love. Wala na yun. At kung ano man yung nakaraan namin, wala na yun. Huwag mong sabihin pinagseselosan mo siya. She's engaged. Lilac, please be more matured naman. Tila naiinis na din si Blue. So, isip bata ako ganun. So yung nararamdaman ko ay hindi valid, ganun ba? Sambit pa ni Lilac. Nagpunta tayo sa party na yun, to enjoy. Para officially ipakilala kita sa mga taong malalapit sa akin. Dahil mahal kita. Ano pa bang kinagagalit mo? Ni hindi mo sila pinakitaan ng maayos. Umalis ka tapos hindi ka na bumalik. Tapos bigla ka na lang mag-walk out. Be fair naman, Lilac. Minsan lang kami magkita-kita, oh. Mataas na boses ng binata. So, fault ko, ganon. Sorry, ah. Kasalanan ko pala. In the first place, hindi naman ako nagpipilit na sumama dyan sa birthday party na yan. Pinilit mo ako. At you assured me na hindi mo ko hahayaan na ma-out of place. Galit na tugon ng dalaga. Kapag kasi hindi kita sinama, magagalit ka. Ngayong sinama kita, nagkakaganyan ka. Please, Lilac, grow up. 18 years old ka na. Act your age. Hindi na kita maintindihan. Ang kitid-kitid ng pag-iisip mo. Simpleng bagay kinagagalit mo. Ano ba, Lilac? Galit din nasambit ni Blue. Sorry ha. Hindi ako makasabay sa mga trip nyo. Oo na, matured ka na at bata pa ako. Sorry dahil makitid ang utak ko. Siguro nga hindi talaga tayo match, no? Hindi tayo swak. Baka pinipilit lang natin ang mga sarili natin sa isa't isa. Baka hindi din talaga tayo para sa isa't isa. Kaya tigilan na natin to, Blue. Walang mangyayari sa relasyon nating to. Bulalas ni Lilac. Are you breaking up with me? Gulat na tanong ni Blue. Stop the car. I said, stop the car! Sigaw ni Lilac. Bigla namang tinabi at itinigil ni Blue ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lilac, ano ba tong sinasabi mo? Love! Naiiyak na tanong ni Blue. Ganito na lang ba tayo palagi? Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa? Away bati, away bati? Nangangatal na boses ni Lilac. Are you letting me go?
Malungkot na sabi ni Blue. I am setting you free. Naiiyak na sabi ni Lilac sabay pagbaba nito sa sasakyang yun. Biglang bumuhos ang mga luha ni Lilac at napahagulgol sa masakit na desisyong kanyang ginawa. She broke up with the man she truly loves. Nakipaghiwalay siya sa lalaking nagpaibig sa kanya ng wagas. Ngayong gabi, tinuldukan na niya ito dahil sa paniniwalang hindi sila nababagay ni Blue. Magkalayo nga ang edad nila, magkaiba ang pananaw sa mga bagay-bagay. Sa pagtulo ng kanyang mga luha ay mabilis niyang pinara ang dumaang taxi. At paghinto nito ay kaagad siyang sumakay. Patuloy ang pag-iyak ni Lilac pagdating niya sa bahay. Dahil nga sa mura niyang edad ay naging padalos-dalos siya sa kanyang desisyon. Nang gabing yun ay naisip niyang i-text ang binata. Ngunit dahil sa pride ay hinintay niyang si Blue ang unang gumawa ng move. Naghintay siya ng magdamag, ngunit wala siyang natanggap mula kay Blue. Inabot ng kinabukasan ay hindi nagpaparamdam si Blue. Kung kaya naman ang umagang yun, siya na ang unang nag-text sa binata. Sorry last night. I didn't mean to say those words. Naghintay siya ng response ng binata. Ngunit wala talaga. Inabot pa ng buong maghapon ngunit hindi pa nagpaparamdam si Blue. Kaya naman sinubukan na niya itong tawagan. Out of reach na ang telepono nito. Sa pagkakataong ito nga ay napagtanto ni Lilac ang realidad. Nawala na nga talaga sila ni Blue. Tinanggap na nga ng binata ang hamon niya na hiwalayan kagabi. Heartbroken si Lilac. Magdamag siyang umiiyak sa kanyang silid. Hindi na din siya pumasok sa eskwela at sa resto bar. Hanggang sa mag-alala ang kanyang mga magulang dahil ilang araw na din siyang hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Nang araw naman na iyon sa pagkatok ng kanyang amati na ay himalang binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanyang mga magulang ang namumugto niyang mga mata. Anak, okay ka lang ba? Nababahalang tanong ni Mang Enrique. Makakatikim talagang lalaking yun sa akin. Sabi ko nang wag na wag kang papaiyakin. Kumain ka na anak. Heto, may dala akong pagkain. Mahinahon na sabi ni Aling Floor sabay nilapag ang tray na yun sa lamiseta. Anak, okay lang yan. Nailabas mo yung nararamdaman mo. Umiyak ka ng umiyak. Pero wag mong pababayaan ang sarili mo. Bata ka pa. Mandami pang mangyayari sa buhay mo. Baka nga hindi kayo ang nakalaan sa isa't isa ni Blue. Unang una eh mas matanda siya sa'yo. Baka magkaiba talaga ang ugali at personality niyo. Minsan, kahit gaano pa natin kamahal yung isang tao. Pero kung magiging dahilan naman ang pagmamahal na yun ng pain at struggles mo, mas mainam nang mag-let go. You will be fine, anak. Pangangaral naman ni Aling Floor sabay haplo sa likod ng anak. But it's my fault po. Kasalanan ko din naman, Nay. Tay, hindi ko siya inintindi. Madalas akong mainis sa maliliit na bagay. Nagsawa na yata siya sa ugali ko. Pero diba, Nay, kapag mahal mo yung isang tao, you will make a way para magkabalikan kayo. Pero hindi niya ginawa. Ibig sabihin ba nun, hindi na niya ako mahal? Parang batang nagtatanong na pahayag pa ni Lilac. Bata ka pa nga anak, madami ka pang pagdadaanan. Gusto mo bang mag-aral sa Baguio? Doon mo na ituloy yung pag-aaral mo. Nagsabi ang Tito Fred mo na wala na daw tao sa bahay nila dahil lumipat na sila sa Amerika. Doon makakapag-isip-isip ka at makakalimutan mo na si Blue. Paglalahad pa ng kanyang ama. Tila napaisip naman si Lilac sa suheson ng ama. Maya-maya naman ay biglang dumating sa kanilang bahay ang kaibigan niyang si Jelay. Naku, nagdire-diretso na po ako ah. Nakabukas kasi yung pinto sa harap. O siya, maiwan na muna namin kayong dalawa. Pagpapaalam naman ni Aling Floor bago humalik sa pisngi ng anak. Kasunod nun ay lumabas na sa kwarto ang mag-asawa. Te, mabuti at mukhang nakakausap ka na ng matino. Welta ni Jelay. Ganito pala yung feeling ng broken-hearted, no? Ang sakit-sakit pala. Naiiyak na namang sambit ni Lilac. Pero salamat kay nanay at tatay. Natauhan na ako. Bata pa daw ako at kakayanin ko to. Kaya go lang. Magiging okay din ako. Tanggap ko na. Hindi na nagparamdam si Blue eh. So yun na yun. Break na talaga kami. Mukhang ito na din yung kailangan naming dalawa. Malungkot pa na sabi ni Lilac.
Ito nga ate, nabalitaan ko na nagpunta pala ng Amerika si Blue, kaya di mo makontak. Malay mo pagbalik makipagbalikan. Opinyon pa ni Jelay. Napasinghal naman si Lilac. May cellphone na ngayon, no? Kahit nandun siya, pwede naman niya akong kontakin. Pero siya, mukhang nagpalit na ng number eh. Wala na din yung mga online accounts niya. Pero ayoko na isipin yun. Ang goal ko na ngayon, makapagtapos ng pag-aaral. Itutuon ko na lang yung oras ko para maayos ang kinabukasan ko. I am thankful na dumaan si Blue sa buhay ko. Memorable ang naging relationship namin and I will cherish it forever. But for now, buhay ko na muna. Baka hindi pa talaga ready ang puso ko sa serious relationship. I'm too young pa siguro para ma-inlove ng todo. Napagtanto ni Lilac na mas mainam pang pagbutihin na lamang niya ang pag-aaral at ilaan ang kanyang panahon para makagraduate ng college. Nakapagdesisyon na nga si Lilac bilang bahagi ng kanyang pag-move on ay nagtungo nga siya sa Baguio. Doon siya nanirahan sa bahay ng kanyang tiyuhin. Doon sa Baguio ay tinuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi man naging madali sa kanya ang paglimot kay Blue ay natulungan naman siya ng ganda ng kapaligiran ng Baguio at ang malamig nitong klima para mas maging panatag ang kanyang kalooban. Pagkalipas ng 2 taon ay nakagraduate na din si Lilac. Tulad ng kanyang pangako sa kanyang sarili ay nakapagtapos na nga siya. Dahil masyado naman siyang in love sa ganda ng Baguio ay doon na din siya naghanap ng trabaho. Sa ngayon ay nagtuturo siya ng literature sa St. Louis University sa Baguio. Sa pagkakataong ito, naroon pa din ang pagmamahal niya para kay Blue. Hindi nawala at hindi nagbago. Sumulat siya ng isang libro patungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Ang natatangi nilang pag-iibigan ni Blue at kung paano din ito natapos. Isinalaysay niya dito ang lahat ng memories, lahat ng happy moments, lahat ng struggles, heartaches at kung paano umibig ang isang teenager sa mas matured na lalaki. Dahil sa kanyang librong ito, nagkaroon din siya ng realization sa buhay na huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Matutong makipagkompromiso, matutong umunawa, matutong mag-give and take, at matutong makipag-usap ng masinsinan. Ang mga bagay na ito na hindi niya kaagad na-realize noon dahil marahil na rin sa mura niyang edad. Sa edad niya kung kailan siya ay mapusok, aggressive, at childish. At habang ginagawa niya ang libro, ay unti-unti naman siyang nag-heal at nakapag-move forward. Kalaunan nga ay na-impress ang isang publishing company sa kanyang manuscript. Na-i-publish ang kauna-unahan niyang libro na pinamagatang Before I Let Him Go by Lilac. Ito ang kwento nila ni Blue. Dito nakasalaysay din ang mga bagay na dapat niyang ginawa upang mas maging maayos ang kanilang relasyon noon. Dito din nakasalaysay na marahil ang breakup nga nila ni Blue ang dahilan kung bakit naabot na niya ang kanyang mga pangarap. Marahil isa lang sa kabanata ng kanyang buhay ang pagkikita nila ni Blue. Ngayon nga ay 22 years old na si Lilac. 4 na taon na ang lumipas. Naging sikat na writer si Lilac. Ngayon ay nananatiling bestseller ang kauna-unahan niyang libro. Madami ang nakarelate, nakisimpatya at nainis sa batang Lilac. Ngayon ay mas matured na siya. Malawak na ang kanyang pag-iisip. Marunong na sa buhay. Ngunit hindi pa handa ang kanyang puso na magmahal ulit. Dahil ang katunayan nga nito ay si Blue pa din ang nananatiling laman ng kanyang puso. Sa isang book signing event naman niya na dinaluhan ng kanyang mga masugid na taga-suporta ay walang humpay ang pagpapalitrato sa kanya. Lubos-lubos naman ang kanyang pasasalamat sa lahat dahil sa walang tigil na suporta sa kanya. Masayang-masaya siya dahil naging bahagi ng kanyang tagumpay ang kanyang love, struggles, pains at heartbreaks. Bahagi naman ng book signing event na yun ay may magbabasa ng isang scenario sa book. Anyone here wants to read their favorite part of the book? Pagtatanong pa ng host sa mga dumalo. Maya-maya naman na isang makisig na lalaki ang biglang pumasok sa function room na yun. Hawak ang librong gawa ni Lilac. At saka nito binasa ang isang bahagi ng libro. Minahal ko si Blue ng buong puso. Minahal ko siya ng abot ng aking makakaya. At alam ko din na minahal niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pero minsan may mga bagay talaga tayong dapat tanggapin. Mga bagay na hindi talaga naaayon sa gusto natin. Mahal ko si Blue at alam kong mahal niya din ako. Ngayon ngang pinalaya ko na siya, hindi nangangahulugang nawala ang pag-ibig ko. Nandito pa din
nakaukit sa aking puso. Sana minsan maalala niya pa din ako. Sana mahanap niyang panyong iniwan ko sa kanyang sasakyan. Dahil doon, naiwan ang amoy ng pabangong paborito niya. Sana sa tuwing bibili siya ng sukulate, ay maisip niya pa din ang paborito ko. Sana kahit minsan, sumagi pa din sa isip niya ang isang katulad ko na nagmahal sa kanya ng lubos. Blue? Maang ni Lilac na makita ang lalaking yun na nagpabasa ng bahagi ng kanyang akda. Naiiyak na lumapit sa kanya ang lalaki at saka nito nilabas ang panyong yun na iniwan ni Lilac sa kanyang sasakyan. I'm sorry. Blue! Tuluyan nang naiiyak si Lilac nang mapagtanto niya na ang lalaking kanyang minahal, ang lalaki sa kanyang libro, ay nasa kanyang harapan ngayon. Lumapit siya sa lalaki at hinaplos ang mukha nito. Ikaw nga! I'm sorry for leaving you. Mula noon, Lilac, until now, mahal na mahal kita. Hindi nagbago. Kung alam mo lang kung gaano ko nahirapan sa paghihiwalay natin for 4 years, Lilac. Mahal na mahal pa din kita. Sinserong pagtatapat ni Blue. Buong puso namang tinanggap ni Lilac si Blue. Ayaw niyang dayain ang kanyang puso. Ayaw niyang lokohin ang kanyang nararamdaman. Mahal din kita, Blue. Sabay niyakap nito ang binata. Nag-iiyakan naman ang mga tao sa paligid at saka nagpalakpakan at kinilig nang biglang hagka ni Blue ang mga labi ni Lilac. Pagkaraan nun ay nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mag-usap ng masinsinan. Doon nga inilahad ni Blue ang nangyari 4 years ago. Nang maghiwalay sila ay nagtungo siya sa Amerika dahil nagkaroon ng emergency sa kanilang negosyo doon. Kasabay pa ang pagkakasakit ng kanyang ama. Hindi na siya nakatawag pa sa dalaga dahil nang malaman nito na pupunta na siya ng Baguio, ay narealize niya na baka ito talaga ang plano ng Diyos para kay Lilac. Ito ang makakabuti para sa dalaga. Ang makapagtapos ng pag-aaral ng walang balakid na relationship. Mula sa malayo ay madalas palihim na pinagmamasdan ni Blue ang dalaga. Naroon siya nakasubaybay sa pag-aaral ng dalaga. Masaya na siyang nakikita na nagpupursige ang minamahal niya. Ang tagumpay nga ni Lilac ay naging tagumpay na din niya. At ngayon nga ang handa na si Lilac at isa ng matagumpay na writer. Naisip ni Blue na ito na marahil ang tamang panahon na muling buksan ang kanilang puso para sa isa't isa. Nadugtungan ang naudlot na pagmamahal ng dalawang puso na hindi naging balakid ang edad para sa naiiba nilang pag-ibigan. Ngayon nga ay pareho na nilang naiintindihan ang isa't isa. Mas naging understanding na si Lilac. Hindi na din sila madalas mag-away sa mga simpleng bagay. Pinag-uusapan na nila kung anuman ang mga hindi nila pagkakaunawaan. Ngayon, mas bukas na ang mga puso nila. Tanggap ang mga flaws ng isa't isa. Hindi din nagtagal ay nagpakasal na ang dalawa at nabigyan ng kambal na anak na sina Red at Lily. Sa wakas ay nabuo na din ang pangarap na pamilya ng mag-asawa. Bilang pagtugon naman ni Blue sa pangako sa asawa ay nagtayo ito ng isang magandang bahay sa itaas ng isang bundok kung saan tanaw na tanaw ang buong sudad ng Baguio. Dito nga ang magiging space ni Lilac para makapagsulat pa ito ng magagandang nobela. Salamat, love. Salamat, Blue. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Sa pagmamahal mo sa akin, mahal na mahal kita. Sinserong sambit ni Lilac habang nakatayo sa verandang yun ng bago nilang bahay. Salamat din, love, dahil hinintay mo ako. Salamat dahil malayo man ang agwat ng edad natin, ay natutunan mo akong mahalin. Mahal na mahal kita. Tugon naman ni Blue sa bayakap sa kanyang asawa at sa kanya ito hinalikan sa labi. Age doesn't matter, wika nga nila. Ang mahalaga nga naman sa dalawang pusong nagmamahalan ay nag-uunawaan, nagbibigayan, nagkakasundo at nananatiling nag-iibigan sa dulo man ng walang hanggan. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga sugid na tagapagsubaybay. Kaya naman ngayong araw ay babatiin natin si Ma'am Jeanette Angot of Dumaguete City, Negros Oriental, Jessica Rata from Kuwait, Norlin Pascua from Riyadh, Saudi Arabia, Aiden Flores from Iloilo, at Ruby Baskugin from Madina, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.